Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok, 24 oras. Bakit ginawa niyo yun sa anak ko? Nasawi ang 35 taong gulang na anak ng ginang na yan matapos saksakin kahapon sa harap ng kanilang bahay sa Bicol Area, Barangay Tanzado sa Navota City. Ang suspect, kanya mismong ama. Nihirap din po sa kalooban ko. Anak ko patay, yung asawa ko nakakulong. Sa imbestigasyon ng Navotas Police, nagtatalo kahapon ang kinakasama ng biktima at kanyang pinsan nang lumabas daw ang suspect. Itong victim, nakialam din at tinawat naman yung kanyang tatay at sinabing huwag na lang pakialaman yun. Pero bigla raw pumasok sa loob ng bahay ang suspect. Naglabas ng kutsilyo at biglang isinaksak ng kanyang anak sa dibdib. Kitang-kita raw ng kinakasama ng biktima ang pangyayari, pero di raw nila ito naawat. Ginano niya agad tapos sinaksak niya tapos inulit niya pa ulit. Hinabol niya nga rin po kami, ilan kami hinabol niya. Tumakbo kami papunta doon. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Ang tama po nito ay sa dibdib, sa puso po. Sa gitna po talaga. Naaresto ang suspect sa follow-up operation. Depensa niya, sinaway lang niya ang mga nag-aaway, pero sinaway daw siya ng anak. Tapos sinagot ako ng, anong pakialam mo, papansin ka pa. Banatang kita eh. Parang panting yung pandinig ko, ba't nakuha ko yung panghiwa ng sibuyas? Yun lang. Pili nyo na ng control tayo, makaharap nyo na siya? Di na po, kasi nabigla din ako sa salita niya eh. Naulila ng biktima ang anim niyang anak. Sinampahan na ng reklamong parasite ang suspect na nakakulong na ngayon dito sa Navotas Police Station. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Kulong at suntok mula sa Kumare ang inabot ng isang tricycle driver. Ilang beses umano kasi niyang ginakasa ang inaanak na 12 anyos pa lamang. Iyan at iba pang krimen sa aking eksklusibong pagtuto. Hinduli sa bisa ng warrant of arrest ang tricycle driver na ito. Makaraang pagsamantalahan umano ang 12 anyos niyang inaanak. Nang makaharap siya sa presinto ng kanyang kumare, hindi na ito nakapagpigil. Ni sa hinagap, hindi raw naisip ng ina ng biktima na magagawa ito ng kumpare niyang itinuring niyang ikalawang ama ng bata. Gusto ko ipang patayin ito, ilang buwan ako nasa sinasamantala umano ng suspect kapag nag-iisa ang biktima sa kanilang bahay. Inaalok daw nito ng merienda ang bata. Sasabihin niya na kunin mo dun sa loob. Tapos susunod siya. Naulit yun ang naulit. Same venue, palaging sa kwarto, palaging wala yung asawa. Naulit daw ng naulit ang krimen dahil itinago ito ng bata hanggang sa mapansin na ang naging pagbabago sa kanyang kilos. Umamin daw ang bata kalaunan sa mga kaibigan nito. Twice noong September, tapos nagkaroon siya ng pagkakataon ng isang beses noong October, at nagkaroon siya ng dalawang beses na pagkakataon ng December. Matibay yung ebidensya dito kasi unang-unang minor to. Base sa story ng bata, talagang nag-corroborate dun sa totoong pangyayari. Tumanggi ang suspect na magbigay ng kanyang panig. Ang kaso niya ay Republic Act 7610, ito nga yung child abuse. At meron siyang piyansa na 5 counts ito, may piyansa na 200,000 each. So with a total of 1 million piyansa niya. Sa Urdaneta, Pangasinan, wala ring takas sa Intelligence Unit ng Eastern Police District ang isa pang suspect sa kasong acts of lasciviousness at rape. Nangyari ang krimen sa Marikina noong nakaraang taon pero nagtaguro ang suspect sa Central Luzon hanggang sa lumipat sa Region 1. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi tatapatan ng Pilipinas ng water cannon ang pangaharas kamakailan ng China Coast Guard sa ating mga barko. Yan at iba pang tugon ng Pangulo sa ilang issue tinutukan ni Ivan Mayrina. Kasunod ng pinakahuling pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas, amungkahing dapat ay may water cannon din ang mga barko ng Philippine Coast Guard.
pero ayaw ng Pangulo sa ganitong tapatan. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. Unang pahayag ito ng Pangulo kaugnay ng insidente sa Paratag Siolo, Bajo de Masinloc, na unang pagbuga naman ng tubig ng China sa ating Coast Guard. It is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Samantala, gusto ng Pangulo na maibalik sa Hunyong pasukan sa 2025. Para sa school year 2024-2025, Hulyo muna ang pasukan. Every day, you turn on the news, F2F classes are canceled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan na. Natawa naman ang Pangulo ng hinga ng reaksyon sa pagdawit sa kanya sa paggamit ng illegal na droga. Hirit pa ni Executive Secretary Lucas Bersamin, contrived o pilit ang aligasyong ito. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas. Bagamat may mga pag-ulan na, nasa danger level pa rin ang damang init sa maraming lugar sa bansa. Malaking tulong ang init sa ilang labandera sa Ilocos Norte. Pero sa Pangasinan, iniimbisigahan kung heat stroke ang dahilan ng pagkamatay ng tatlong driver. Nakatutok, si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Iniimbestigahan ngayon ng One Pangasinan Transport Federation kung heat stroke nga ang ikinasawi ng dalawang jeepney driver sa Calasau at ng isa pa sa Eastern Pangasinan. Sa gitna pa rin yan ng sobrang init ng panahon. Lagi kong sinasabi na talagang mainit yung panahon. Tulad ngayon, no? Itong oras na ito, magpahinga lang sila. Huwag nilang ipilit kung talagang hindi kaya para iwas din sa trouble. Yung mga nasa labas na mga traffic aides natin, mga policemen, mga delivery men, mga jeepney drivers. So dapat may baon po silang tubig, tricycle drivers, ganun po. Dapat handa po sila, laging may dalang tubig. Kabilang sa pinag-iingat ang mga senior citizen. Ingat lang sa katawan. Maligo ka. Every day ligo ka. Kahit na 2-3 times. Ako 2 times in the morning. At mga nakabilad sa araw kung trabaho. Uminim po lagi ng tubig. Tsaka minsan kailangan din po ng magpahinga ng kunti para di po tayo ma-heat stroke. Marami pa namang lugar sa bansa ang umabot sa danger category ang heat index o damang init. Sa Madela, Quirino, halos matuyo na ang mahigit 1,000 hektaryang maisan dahil sa sobrang init. Ayon sa Municipal Agriculture Office, sa 32 barangay doon dahil sa sobrang init, karamihan ay nasa mabundok na lugar. Tuloy sa pagdiskarte ang mga Pinoy para maibsan ng init. Sa Coronadal City, ginawang bathtub o tila mini pool ng isang pamilya ang sidecar ng kanilang tricycle. Fresh pa ang tubig mula sa spring. Sa Sarat, Ilocos Norte, nakakatulong daw ang mainit na panahon sa hanap buhay ng mga labandera. Kaya raw nilang kumuha ng mas maraming labada dahil mas mabilis na raw itong matuyo. Dagdag kita nga raw ito para sa mga labandera. Sa Bontoc Mountain Province, bigla namang umulan sa gitna ng mainit na panahon. Mula sa GMA Regional TV, 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Claire Lacanilao, Nakatutok, 24 Horas. Dobling perwisyo ang nararanasan ng mga residente sa isang village sa Taguig. Matapos silang maputulan ng supply ng tubig gripo, doble umano sa totoong bill ang ibinabayad nila pero hindi pala niririmit ng grupong nakatoka sa paniningil kaya lumobo sa 5 milyong piso ang utang sa Manila Water. Nakatutok si Maki Pulido. 6 na araw ng tinitiis ng halos 2,000 residente ng Palar Village, Taguig City ang kawalan ng tubig. Kaya naluhang ilan ng aking kumustahin. Sobrang hirap po talaga, lalo pa sa may depresya po kami pareho. Ako sa puso po, tsaka high blood po ako. 60 anyos na ang mag-asawang Lourdes at Wilfredo pero tinitiis ang araw, makapag-igib lang sa poso. Nahihilo po, 30 lang po, kaya pumalit po lang
yung aking tiwan, panghakot. Mahirap po, wala po kami magagamit sa tubig eh. Ang pamilya ni VM di na makapag-ulit ng ligo at bumibili ng bottled water dahil di naman tiyak ang linis ng tubig poso. Mahirap. Kasi may mga anak kami. Kasi paano na lang kaming mga may opera, may mga senior. Pinutol ng Manila Water ang tubig gripo sa kanilang lugar dahil sa mahigit 5 milyong pisong utang ng kanilang people's organization na Inner Port Neighborhood. Ang grupo ang natokang maningil at magbayad sa Manila Water dahil naka-bulk metering pa sila o walang kanya-kanyang metro dahil Basis Conversion Development Authority o BCDA ang may-ari ng kanilang lupa. Tinatayang doble ng singil ng Manila Water ang singil sa kanila pero hindi pala nare-remit ng Inner Port Neighborhood ang bayad nila. Nagbayad sila ng 650,000 nung nakaraang linggo. Pero ang sabi ni Manila Water, Kapitana, is not enough na para po i-reconnect ulit. Umaasa ngayon ang mga residente sa parasyon ng truck ng tubig pero reklamo ng ilan. Hindi kami nabibigyan ng truck ng bobero ng tubig. Laging lampas doon sa dulo. Sabi ng barangay, maghapon at magdamag ang pagsusupply nila ng tubig. Magkakaroon na rin ang 6 na stations na mapag-iigiban ng libreng tubig. May tubig gripo man sa ibang lugar sa Metro Manila, bumaba naman ngayong araw sa 185 meters ang level ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng domestic water ng Metro Manila at irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Kaya pinagbabawalan muna ng DENR ang mga golf course sa paggamit ng tubig mula sa mga water concessionaire. Ito'y kahit may sariling imbaka naman ng tubig ang karamihan sa mga golf course. Hindi lang naman yung golf courses yan, mayroong mga gardens, mayroong mga paglinis sa clubhouse, etc. etc. Sana ay tumulong na rin sila doon sa pagtipid ng consumer ng tubig. Sa mga bahay naman, sana raw gumamit ng balde, wag hose, sa pagdilig o paglinis ng kotse. Kailangan magtipid para maiwasan ang rotational water interruption dahil sa Hulyo pa inaasahan ang mga pag-ulan na pupuno sa Angat Dam. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Isa pang tulay at isang flyover sa EDSA ang nakatakdang kumpunihin bukod sa EDSA Kamuning Flyover. At may chance ang magsabay-sabay ang paggawa sa mga yan at tumama sa tag-ulan at Kapaskuhan. Nakatutok si Joseph Moro. Nagpulasan ang mga tauhan ng mga kirinderya at mga nakaparadang sasakyan sa Scout Madrinyan sa Quezon City nang dumating ang mga operatiba ng MMDA. Ito ang nagiging cause ng traffic eh. Pag may kakain, nakaparada dyan. So kung walang tindahan dito, walang paparada dyan. Pantay sa gabal. Sa gabal pa yan. Ayun ang daanan. Laki-laki oh. Humalag naman ang mga sakay na sasakyang ito at itinapon ang ticket na ibinigay ng MMDA. Pero dahil natikita na, pinayagan na rin umalis. Pag nag-renew siya ng sasakyan niya at hindi niya tinubos, hindi siya makaka-renew na lisensya niya. Sa kabuuan, 17 motorista ang natikitan at 5 sasakyan ang hinatak. Ayon sa DPWH NCR, sisikapin nila na matapos ng mas maaga itong EDSA Kamuning flyover para lumuwag-luwag naman ang daloy ng trapiko. Dahil 2 tulay pa ang nakatakda nilang kumpunihin bago matapos ang taon. Sa EDSA pa lamang, 2 pa ang dagdag, ang Magallanes flyover sa Makati-Pasay border at Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong. Kukumpunihin din ang Lambingan Bridge sa Maynila. Ayon sa DPWH NCR, sa susunod na linggo, magsisimula na ang pagkumpuni ng gitnang lane at pagpapatibay ng ilalim ng southbound ng Magallanes flyover. Mayigit 160,000 pa naman ang dumadaan sa flyover mula 6 a.m. hanggang 8 p.m. Pero hindi pa naman isasara agad ang flyover. Kapag medyo maluwag na tayo dito sa Kamuning, saka ho natin isasara kasi it would take around 6 months din yung pagsasara natin dyan. Pero may 2 naman yung lanes na bubuksan bukaso para sa ating mga motorista. Bago naman isara ang Guadalupe Bridge sa dinaraanan ng mahigit 143,000 na sasakyan mula 6 a.m. hanggang 8 p.m., kailangan munang gumawa ng temporary bridges na sisimulan sa Agosto. Nirekomenda ang pagpapatibay sa tulay laban sa mga mas malalakas na lindol. Kung matuloy ang mga schedule, 3 repair sa EDSA ang sunod-sunod na may tsansa magsabay-sabay ang paggawa at tatama pa sa tag-ulan at Kapaskuhan. Nakikipagtulungan naman po sa pangunguna ng MMDA at saka ang mga local government units natin. Kung kinakailangan, kung walang magagawa, isasara natin. Pero hanggat maiwasan natin magsara, iiwasan natin.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bilang tugon naman sa mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila, pinag-aaralang baguhin ang oras ng operasyon ng mga shopping mall. Nakatutok si Darlene Guy. Sumasama na raw ang pakiramdam ng 70 taong gulang na si Tatay Manolo dahil sa tindi ng init ng panahon ngayon. Kaya pumupunta siya rito sa isang mall sa Quezon City para magpalamig. Para makaginawa ng konti, ini lang nga medyo libre. Saka isang kape, 30 pesos ayos na. Mamaya, uuwi na kami pagdating ng hapon. Sa mall din nagpapalamig si Casey Lynn at pansin niyang mas marami ngayon ang tao roon. Feeling ko, halos lahat din po ng tao ay nagpapalamig sa mall ngayong summer sa sobrang init. Dagdag hanap buhay yan para sa rider na si Sunny na naghahanap ng mga isasakay sa paligid ng mall. Yun nga lang. Mas medyo matraffic ngayon. Lahat ng mall, medyo heavy traffic talaga. Para tuloy sa jeepney driver na si Eddie, bawas kita ang mabigat na traffic ngayon. Mga pumupunta sa mall, kabilaan, mga sasakyan, mamayang hapon to, puno to rito pa. Kaya pinag-aaralan na raw ng Metro Manila Council ang pag-a-adjust ng mall hours pareho sa ginagawa tuwing holiday season. Imbes na hanggang 9 o 10pm, pinaabot ng 11pm o hanggang madaling araw ang mall hours para madelay pa ang uwian ng ilang shoppers. Ito isang bagay na papag-usapan at papag-aralan, ngunit gusto ko pong linawin na wala naman akong polisiya pa dyan at wala naman pong decision pa dyan. Kasama rin sa pinag-aaralan nilang inaasahang mga pagbabago sa klima sa mga susunod na linggo at buwan. Pero tandaan po natin, no? According to PAGASA, La Nina will start possibly in a few weeks or maybe in 1 or 2 months. So baka magbago rin po ang weather patterns natin sa mga darating na linggo. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Happy Monday mga kapuso! Ready na sa bardagulan at kulitan sa challenges ang cast ng Running Man Philippines Season 2 na sinugupa ang lamig ng South Korea. Narito ang chika ni Nelson Canlas. Let's go! Let's go! Running Man! Kahit winter sa South Korea, hindi uobra ang lamig sa mainit na game ng runners ng Running Man Philippines Season 2. Game face on sa challenges, sina Mikael Daez, Glyza De Castro, Buboy Villar, Kokoy De Santos, Lexi Gonzalez, Angel Guardian, ang newest addition sa kanila na si Miguel Tan Felix. Sobrang welcoming nila sa akin. Actually, halos karamihan sa kanila nakasama ko na rin before. Hindi rin siya naging mahirap sa akin na makikonnect sa lahat. Ikinuwento nila sa GMA Integrated News ang level up na pagbabalik ng reality game show on Philippine TV. Yung chemistry namin, yun talaga yung baon namin. At yung feeling ko lumabas dun sa content at sa mga missions. Let's go! 100% A-game ang ibinigay ng runners. Pero siniguro din nilang nag-enjoy sila sa paglalaro. Mas relaxed po ako ngayong season na to. So kumbaga nababalance ko po yung work tsaka yung enjoyment. For me, feeling ko 80-20. Kasi yung 20% na work, siguro yon plus yung pagising natin ng maaga and minsan yung nalilate din tayo minsan na matapos. Hindi ako nalilate eh, maaga ko lang. Yung horror. Bakit ganon? Samot-sari rin ang na-invest nilang emosyon sa bawat mission. Hindi lang naman kami puro tawanan. Yeah. Siyempre, may takutan din kami. Yeah. May asaran. So, hindi siyempre mawawala yung pikunan din. Pero at the end of the day, we're all friends. Mas natutuwa ko ngayon kasi si Kokoy talaga, mas ano na siya eh. Oh, oh. Mas lover boy. Mas naging lover boy na siya. Mas nailalabas na yung feelings niya kay Angel. Hi! Hi! Totoo yun. Mas outspoken si Kokoy this season. Yeah. Wow. Literal. Guys, let me explain. Ang sa akin lang naman, syempre, mas gusto ko lang maging genuine kay Angel para hindi na... Paano genuine kay Angel? Pakita mo ko yun. Paano yun? Paano yung genuine? Paano genuine mo na? Hindi na, wala na. Hindi naman kailangan sabihin niya. Very exciting din ang interaction at kulitan nila with their guests na local and international personalities. Kabilang na ang isang OG Korean runner at ang pagbabalik ni Season 1 runner Ruru Madrid.
Mapapanood na ang Running Man PH Season 2 tuwing Sabado at Linggo simula May 11. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.